Hello guys, Aki here and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to unbox another wireless earbuds. And ito ang Realme Buds Air 2. Ayan, so ito yung kanyang box. All yellow. And then at the back, dito naka-specify yung kanyang main features. It says here na meron siyang active noise cancellation, 25 hours total playback, 88 milliseconds super low latency, 10 millimeters hi-fi bass boost driver, transparency mode, and 10 minutes charge for 120 minutes playback. And so, ito na yung case ni Realme Buds Air 2. And then, itong color na nasa akin is yung tinatawag nilang Closer White. And so, may naka-indicate dito na open up the charging case and press the button on the side for 3 seconds. So, itong button na yon for 3 seconds. And then, press and hold 10 seconds to factory reset. Ayan. So, meron na rin siyang instruction and then meron pa dito nakalagay yung mga kanyang functions. So, check natin yung kanyang box. Meron siya ditong warranty card and then itong user guide. And then, dito sa side na to, nandito yung kanyang Type A to Type C cable. Ayan. Yellow din siya. Ang cute. Dito naman sa kabilang side, yung mga free ear tips. So, this is the case of Realme Buds Air 2. And ayan, as you can see, it is really thin and very lightweight talaga siya, guys. Ayan. Ito yung size niya. Around 2 inches siguro. And then, ito yung branding niya. And then, LED indicator light dito sa harap. And then, ito yung button niya sa side. To connect this to your device, ayan, i-open mo lang yung lid and then itong button sa side na to, i-press mo lang for 3 seconds and then antayin mo lang na lumabas siya doon sa iyong device. Ayan, so ito naman yung mismong earbuds. Ayan, kung mapapansin nyo, yung stem niya is very long and medyo malaki siya sa unang tingin. Pero magandang advantage siya sa kanya is may grip ka, mahahawakan mo siya ng maayos kapag isusuot mo siya. When it comes naman dun sa mismong earbuds niya, maliit lang siya guys, ayan. And white yung color niya, pati yung silicone tip. White din siya and feeling ko maganda yung fit nito kahit na mukhang malaki lang yung stem pero yung pinaka earbuds naman niya is small naman siya. Yan, super excited na ako na i-test itong si Realme Buds Air 2. Kasi guys, nalaman ko na nakipag-collaborate pala si Realme sa The Chainsmokers doon sa pagsiselect ng parts, sa pag-tune nitong earbuds and excited na ako na marinig kung ano yung sound quality na naging result doon sa collaboration nila. Ayan, so bukod doon sa sound quality, itetest din natin yung battery, yung kanyang active noise cancellation na yun talaga yung highlight dito sa earphone na to. And ayun, balikan ko kayo. Ayan guys, so I am back after ilang days na pagtatry and test nitong si Realme Buds Air 2. And let's talk about its case first. So like what I have said, super handy and lightweight talaga siya. Fit siya sa mga pocket, sa small area sa inyong bag. Ayan, yun yung maganda sa kanya. And ang cute din talaga ng look niya. So pagdating naman dun sa earbuds niya, ayan, as I have mentioned, mahaba yung stem niya, silver and or chrome yung kanyang color. So, very noticeable siya when wearing. And I think, bagay siya for millennials. Kasi, alam mo naman yung mga millennials, medyo maporma siya. And ito nga, itong si Realme Buds Air 2, very flashy siya tignan. And malakas talaga yung kanyang dating. For me, advantage din yung kanyang stem kasi easy to grip siya. Hindi mo accidentally na mahahawakan or matatouch yung sensor.
Yung mismong earbuds naman niya, guys, is small enough and it fits nicely sa ears ko talaga. It also doesn't fall off easily kahit na naglalakad or kumikilos ako, which is a huge plus point para sa akin. So, pag-usapan naman natin yung kanyang performance. For me, balance naman and okay yung kanyang sound quality. Actually, loud enough naman siya. Minsan, may part na sa high notes or vocals, medyo malakas siya, lalo na kung naka-max volume ka, medyo magugulat ka lang, no? Pero, you can always adjust naman yung kanyang volume. And ayun nga guys, doon sa kanyang app, meron pang mga settings doon na pwede niyong palitan para sa inyong preference. Speaking of its app, maraming features pa dito si Realme Buds Air 2 na pwede mong i-adjust. So, unahin natin yung kanyang active noise cancellation, which is up to 25 decibels. Ayun, ito talaga yung isa sa main feature talaga ni Realme Buds Air 2. So, dahil meron siyang active noise cancellation, meaning it can cut down noise such as mga aircon, mga vehicle sounds, outdoors, yung mga tahol ng aso, mga tilaok ng manok, mga batang nagtatawanan sa labas, ayan, kaya niyang i-cancel out yan. And I can say, sobrang effective talaga siya. Actually, kahit nga tahimik yung background eh, kapag inon mo yung active noise cancellation, mas tatahimik pa talaga siya. Mawawala yung parang buzz doon sa paligid mo. So, napatunayan ko talaga na it works well. Pwede mo siyang ma-adjust doon sa kanyang app. Pwede mo rin naman siyang i-adjust doon sa mismong earbuds. And mamaya, isasabihin ko sa inyo yun kung paano. So, bukod doon sa active noise cancellation, meron din siyang transparency mode. Dito naman, ina-amplify niya o pinapalakas niya yung background or external sound. For example, may kumakausap sa'yo, you'll just have to turn on the transparency mode. And then, mas maririnig mo na yung kausap mo kahit na hindi mo natanggalin yung earbud sa tenga mo. So, yung tatlong modes, normal mode, transparency, at saka yung active noise cancellation, pwede mo silang i-adjust through the app. Ayan, makikita nyo, i-click nyo lang sila kung ano yung preference nyo. Pero yung transparency mode and yung noise cancellation, pwede mo silang i-switch sa isa't isa by just pressing yung dalawang earbuds sabay for 3 seconds. So, masuswitch mo siya from transparency to noise cancellation, vice versa. Nakakatuwa nga guys, kasi before, yung mga features na yan, nakikita ko lang sila doon sa mga flagship na headphones or mga earbuds. Pero ito na, nagawa na siya ni Realme, kaya sobrang nakakatuwa, nakaka-amaze, kasi sa much affordable price, makukuha mo na yung feature na yon. And kahit sino, kahit student lang, pwede nang magkaroon. Very good, very loud naman yung kanyang sound. Balance naman yung highs, mids, and lows. And maayos din yung bass niya, lalo na kung i-adjust mo doon sa kanyang app. Ayan, pwede mo siyang i-adjust. Punta ka doon sa sound effects. And then, doon nga sa bass boost, ayan, mas mai-increase yung bass. Pag dynamic naman, parang mas balanced lang siya. And then, doon sa bright, mas ma-highlight or mas ma-focus yung vocals. And ito guys, maganda rin yung game mode niya kasi kapag inon mo yon, mas ma-feel mo yung up to 88 milliseconds na low latency. Ayan, although masasabi ko, pagdating sa games, lalo na dun sa mga pang-pro na games, hindi talaga siya magiging perfect na sabay na sabay. Pero at least nakakatulong yon. Pero maganda siya guys, kapag manonood ka ng movies, ng YouTube, halos hindi mo talaga pansin yung latency. Lalo na kapag naka-on to. Kaya ako laging naka-on yung game mode eh. Kasi para mas maganda lang siya. And balik tayo dun sa app, meron din siyang volume enhancer. Yun, mas lalakas yung volume. Meron siyang in-ear detection. Yun yung maganda dito. Kapag tinake off mo yung earphones, yung music, mag-automatically stop siya kapag naka-on tong in-ear detection. And kapag binalik mo ulit siya sa ears mo, ayun, magpi-play ulit yung music or yung movie na pinapanood nyo or pinapakinggan nyo. Meron din siyang auto-answer na option. And then, meron ding mga actions na pwede nyong i-adjust, edit. Kunyari, double tap, triple tap, ano ba yung mga actions na gusto nyong gawin sa kanya. When it comes naman to calls and video calls, wala naman ako naging problema. Yung kabilang line, nakausap ko, crisp and clear naman daw yung aking voice. Pero syempre, it will still depend on your Wi-Fi or data connection. It also has a dual mic noise cancellation na sobrang nakakatulong sa calls, online classes, sa mga virtual meetings.
Let's talk about its battery. According to Realme, it has a 25 hours total playback. So, 8 hours yung nadagdag sa kanyang battery life compared sa kanyang predecessor na si Realme Buds Air, which only has 17 hours total playback. So, napakalaking bagay nun guys yung 8 hours na yun. Longest na gamit ko sa kanya na straight is around 3.5 hours and hindi pa naman siya nalolobat. So I think parang kaya pa siya ng 4 to 5 hours. Sa charging naman, it will take 1 hour to fully charge yung kanyang earbuds. And kung yung both case naman and earbuds, 2 hours yon para ma-fully charge sila. And ito pa guys, if ever na nalobat yung earbuds nyo and kailangan mo pa siyang gamitin sa mga oras na yon, you just have to charge it for 10 minutes and then 120 minutes playback na agad yon. Guys, imagine 3 hours for 10 minutes charging lang. Ang galing, 'di ba? Sobrang nice yon. Kaya overall guys, I truly enjoyed using these earbuds talaga. I love how it sounds, how comfortable it is kapag ginagamit mo siya. And for sure, magagamit ko talaga siya in the future sa pagkikinig ng music kasi maganda rin yung sound quality niya sa pagbibinge watch ng mga series, ng mga movies, ayan. Sobrang may enjoy ko talaga yung paggamit dito and hindi na ako mahahassle sa pag-charge sa kanya. And ayun nga guys, I think bagay na bagay talaga siya sa mga yuppies, sa mga students, sa mga medyo bagets dyan, lalo na dun sa mga music enthusiast kasi ma-appreciate talaga nila yung active noise cancellation and then yung bass boost driver na upgrade kasi hindi mo na kailangan mag-spend ng 10k pataas para dun sa mga features na yun kasi nandito na siya kay Realme Buds Air 2. Ayan, so alam ko guys, nag-aabang na kayo kung magkano ba talaga itong si Realme Buds Air 2. Ang original price niya ay 3,990 pesos. Pero dahil merong Shopee's Brand Day Sale starting from April 16 at 12 midnight, magiging 2,990 pesos na lang siya. So 1,000 pesos discount yon. And if ever na you're interested, I think ito na yung time para i-grab nyo yung opportunity to get a huge discount. And additional lang na free shipping yon from April 16 to 18. Ayan guys, so dito ko na i-end yung video. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. And if ever you like this video, please click the thumbs up button and subscribe na rin kayo guys para mapanood nyo pa yung iba nating unboxing. See you on my next video. Paalam!